Hello, good day po sa inyong lahat. Ito po si Edsoy, ang iyong lingkod. Ituloy ko lang po yung video na karan na hindi ko natapos about sa consumption at ilang panel po ang kailangan sa 3980 watt. Disclaimer lang po, hindi po ako professional na solarista. Ayon ako sa akin kalaman at sa pag-research ko. Yung nakaraan video, isa natin 3980 watt hour, at sa 3980 ay kailangan siya ng 4 panel rated of 200 watts. Yan. Ito po ang pag-setup ko sa 2-string. Ang BMP, ang 200 watts ay meron siyang 18.5 volt, at yung IMP niya ay 10.82, tigi isang panel. At ganito rin dito sa baba. Yan. Sa pag-series po ay ang rule sa pag-series ay volt at same ampere. Yan po ang rules. Eighteen point five plus 18.5 equals 37 volt over 10.82. Yun. Basta pang series po, yung volt 18.5, i-add yan sila. At yung ampere, same lang po siya. Ganito rin sa baba, 18.5, 37 volt, then same ampere. Ngayon po, nakuha na natin yung series, yung parallel na naman. Ito po, parallel. Yan. Ang parallel sa rules
ay same bolt at ampere. Yan. Yun po. Same bolt at add ampere. I-add lang po ito pag series yun. Tapos na tayo sa series. Ngayon sa parallel naman tayo. Yung bolt niya same lang po siya. 37 volt over, then i-add po natin yung ampere equals 21.64 amp. Yun, ngayon nakuha natin pinaka total niya na output. Ngayon po sa solar charge controller naman tayo. Sa solar charge controller, yung description niya, ito po ay 40 amps, 24 volt. Kinaka-maximum na po niya ay 1,100 watts at 36 to 75 volt. Ngayon, tingnan natin kung pasok ito. Yan. Itong ano, pinaka-total niya na output. 37 volt. Ibig sabihin, pasok siya dito. At yung ampere naman niya 21.64 sa 40 amps, pasok pa rin siya. At sa watts, na total watts, ito po 200, tig-isang panel 200 watts, 200 watts, 200 watts, 200 watts. So total po 800 watts ang lahat. So ibig sabihin, pasok po tayo. Ang solar charge is, ang solar charger po natin ay 40 amps with 24 volt. Yan. Ngayon, okay na. Nakuha na natin yung sa solar charger controller. Punta naman natin sa battery. Sa battery naman natin. Yan, sa battery. Sa battery po, dapat ma-reach natin to. Itong 3,980 watts. 2 ampere. Yan. Ang napili kong battery ay so 24 volt siya dapat. Sa isang battery ay 12 volt at palagay na mga estimate 170 po, 170 amps. Yan. At ganito din sa baba, 12 volt. Bale, apat po lahat yan.
apat na battery, 4 pieces. Paliwanag ko lang sa inyo kung bakit apat. Maya na, kunti. 12 volt, then 170. Ay, sorry, AH po. Okay, AH po. AH, ampere hour, ibig sabihin ampere hour to. 170 AH. 170 AH din. Yan. Yan. Sa battery po, ganin. Excuse. Ganun din yung series. Add series, yung add volt din, same amps. Ganun din. Bale, 24 siya. 24 volt capacity of 170 amps AH ampere hour. Yan. I-multiply po natin to 24 ayon po sa ohms law 24 times 170. Ayan. 24 times 170 is equal to 4,080 watts. Ayan. So, ibig sabihin, 4,080 watts, na-reach na natin yung pinaka ano niya, yung consumption niya sa series na isang battery. Hindi pa tayo tapos dyan. Ito na po. 4,080 watts. Yan. So, bakit po apat yung battery natin? Ibig sabihin, nakuha na niya, no? Yung pinaka total consumption niya. Kasi po, gaya yung sinabi ko sa ano ko sa video ko ng karana. Sana po tayo. Ito na po, 4,080 watts. Ganun din po sa baba. Series add 24 volt na po tiba. Then same amps 170 AH. Yan. Ganun bali 4,080 watts din. Sa battery po, kailangan po bale ang i-discharge po natin excuse sa 100 AH po na battery, sample lang po, kailangan 50% lang ang pwede natin i-discharge. Ibig sabihin, sa 50% sa 100 AH equivalent to 50
AH pa. 50 AH lang ang kailangan sa 50%. Yun po. 100 AH, 50% lang po pwede natin i-discharge. Kasi pag i-drain natin to lahat itong 100 AH, madali lang masira yung battery natin. Kaya sa 50%, mga 50 AH lang ang pwede niyang i-discharge. Kaya ganun din yung dito. Dapat po 50% lang. Kung sa 3,980 watts-hour na pwede niya lang ilabas, i-discharge ng 4,080 watts. Yan. At ito po ang maiiwan. 50% po. Yan po ang pag yun. Kaya po may kailangan meron siyang maiwan pa rin. Hindi po pwede i-discharge lahat sa isang araw. Yun. Ganyan po ang pag dapat meron pang ibig sabihin na maiwan pa rin para yung battery natin umaba yung buhay. Ganun po yung pag yan lang po mga ka-viewers. At sana po may natutunan kayo sa aking pagpapaliwanag o pag-explain. Yun po.